Ladies and gentlemen, we're live on ABS-CBN Sports in Action from the Velo and Fly V Center here in San Juan as we bring you a Tuesday triple bill in your season 92 of the NCAA Senior Division. Let us now meet the starters, beginning with the Arellano Chiefs. Power forward number 17, Julius Gadames. Forward number 22, Renz Alcoriza. Center number 26, Lervin Flores. Off guard number 16, Kent Salado. And the point guard number 6, Giovanni Halalon. Head coach of the Chiefs, Jerry Codiniera. And now, starting for the EAC Generals. Power forward number 1, Sidney Onwopene. Forward number 14, Jerick Diego. Center number 15, Amadou Laminu. Point guard number 11, Joran Morana. And the off guard number 24, I.G. King. Head coach of the Generals, Ariel Sison. The officials for game number 28, Anthony. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. We are here live at the Fair Oil Frank B. Center. Kilalanin muna natin ang ating starters para sa Arellano Chiefs, Halalon, Salado, Alcoriza, Gadames, at Flores. Para naman dito sa EAC Generals, Morada, King, Lamino, Onwubere, at Jerick Diego. Para sa kumunan ni Coach Ariel Sison, magsisimula na po ang ating laro. Arellano Chiefs kontra dito sa EAC Generals. Ito nga Martin, Coach Jerry starting off. Ito nga si Kent Salado, gusto niya kaagad 1-2-1 sa kanyang backcourt combo. Pero ito nga, nakascore kaagad ang Arellano. Itong si Alcoriza did not play last time against San Beda. Pero ito, nasa starting lineup siya ngayon para kay Coach Jerry Codiniera. Referees natin para sa araw na ito, Anthony Roque, Michael Galutera, Jeffrey Agola, at Matab Calizar. The bus driver with a spin move. Ooh, nice drop off. Pero mintis doon sa ilalim mula kay Lervin Flores. They get it back. Salado all the way for the two. Napakadali ng basketball doon para kay Salado. Just using his veteran smarts. Ito nga, no, kanyang defense na naikagad para 4-0. Para Salado. Four quick points para dito sa Arellano Chiefs. EAC has yet to score. Pero isang minuto pa lamang na lumilipas ito sa ating first quarter. Morada, Mintis doon. Mix, we talked about in the pregame yung struggles ni Anthony Monsaya at saka ni Remy Morada. This season, they're expected to lead this very young team. Paano sila makaka-recover dito? Paano nila makukuha yung rhythm against a very strong and intact Arellano Chiefs? Tingin ko para kaya Morada and Monsaya, importante lang sa kanila is to be able to remain patient. Just let the game come to them. Alam mo, tingin ko, that's why they suffered from bad percentages nung nakaraan nilang daro. Kasi hinahabol nila yung points nila eh. Kung gawin nila the other way around, baka sakali pang bumalik. At mas gumanda pa ang kanilang mga numerong sa larong ito. Samantala, nasa free throw line si Giovanni Halalon makes both free throws. Si the bus driver doing it all as usual para sa season na ito sa Arellano Chiefs. Morada may tanga ng bola against Alcoriza. Handoff ulit kay Morada. Nakita si Onwubere sa loob pero nando doon si Halalon. They get it back. Amadou Laminu, dire-diretso, no good. Yung kanyang layup doon, tumatakbo ang Arellano. Salado, another fast break layup para dito kay Kent Salado. Another run and gun team itong Arellano Chiefs. Makita nga natin dito sa season 9 kung parang laro nila, parang Papua Cardinals. Talagang pagkakwayo team mo, talagang tumatakbo para kasa, para mga boundary itong Arellano. Derek Diego, corner 3 para dito kay IG King. Kado malakas, Onwubere. Onwubere. The offensive rebound and the putback. Pero patuloy ang pagtakbo ng Arellano Chiefs. Julius Gadames. Gadames scoring inside for them. Finally getting on the board. Ito nga si Sidney Onwubere. Pero namang pisikulang eh. Nagkamali sila doon. On their transition defense, naiwanan nila doon si Julius Gadames. Ito Laminu. Balik ang bola sa kabila.
ito yung tawag dito kay Hamadou Lamino. Medyo hindi nga clear on that replay kung traveling violation ba or offensive foul ang itinawag sa kanya. We will have to clarify that ulit mula sa ating mga officials. And speaking of Hamadou Lamino, grabe, he scored a career high man o season high laro nila kontra JRU with 8 blocks. Grabe. Grabe yun. Grabe. 6 blocks siya ng first half. Tapos nagtapos siya with a double-double, 14 points, 14 rebounds. Sayang, dalawang blocks na lang. Triple-double na siya yun. Nasa kanya yun. Pero napaka-rare niya mix yung double-digit blocks dito sa kahit anong liga ng basketball. Ito nga, no? Tinawag pala a foul on against the Arellano Chiefs. Kaya ang bola, mananatili ngayon sa Generals. Hindi pala turnover dun. Pero ito, they turn the ball over. Halalo ang dire-diretso. Hamadou Lamino with the first block of this ball game. Derek Diego looking for IG King. Pero Ken Salado was there to intercept the pass. Halalo, Alcoriza for three. 3-point bomb para dito kay Rex Alcoriza. And we have a timeout on the floor para dito sa EAC Generals. Huwag po kayong alis. Babalik ang ABS-CBN Sports Zen Action. Babalik tayo dito sa Phil Oil Flying V Center para sa laban ng Arellano Chiefs at EAC Generals. At ito nga, ang gumawa para sa EAC Generals mix against JRU Heavy Bombers, Sid Onwubere, Shades of Last Year. Sidney Onwubere nga, no, napakaganda ng laro niya in 37 minutes contra JRU. 18 points and 19 rebounds with 10 offensive rebounds to go with that. Pero sayang nga lang, hindi sila pinalad doon. Pero overall game itong sa Sidney Onwubere. Alam mo, Mars, besides his stats, talagang buwis-buhay ang kanyang pinapakita para sa Generals kasi dalawang beses siya bumagsak noon. And he still managed to be resilient at makabalik doon sa larong yun. Pero buti na lang, walang major injury na natamo itong si Sidney Onwubere. Ibang klaseng explosiveness at athleticism ang pinapakita nito ni Sidney Onwubere so far this season. Pero nasa free throw line ngayon, yung kanyang frontcourt mate na si Hamadou Lamino. The Hamadou Lamino, the doing well dito sa season 92. Nakita nga natin ang kanyang improvement. Last year, Migs, itong si Hamadou Lamino, wala pa itong mga post moves. Pero this season, pinapakita niya yung off-season work at nagpe-pay off naman so far. Lane violation doon. Or may foul tayo against sa Lervin Flores. Pangalawa yan para dito kay Lervin Flores early in this game. Napakalaki niyan kasi kailangan nila ng height dito, mix. Malaking bagay yun para kay Flores kasi ito nga, uupo siya and with two fouls. Siyempre for the coaching staff, ayaw mo siyang isugal all throughout the first half kasi baka naman mukuha niyang third foul niya. Tapos, early on in the game. So, generally, you know, by standard, if two fouls lang yung manlalaro, eh, kailangan mo talagang siguro. Tapos, sa second half na siyang pinapapakwin. Ito, pinalitan nga siya ni Adam Gupilan. Points of turnover so far, 5-0 start para dito sa Arellano. Nakakarami na sila. Dahil in a very fast start, 13-3 po ang ating talaan, 6:58 to go here in the first. Morada now at the free throw line. He gets the second to go. Makita natin sa screen sa atin siya. The little general, Francis Monsayap, looking to get back on track dito sa ating season. Pero Alcoriza, no good. Well, the silver lining, Martino, even though they're down by 9, eh, nasa penalty na itong Arellano. So they can just choose to attack the basket or get a loose ball foul like that. Parang itong may si Hamadou Lamino, pupunta ulit ng free throw line. Ito nga, pilit nilang nilalagay sa foul trouble itong big men ng Arellano Chiefs. Kakapasok pa lamang ni Adam Gupilan na pituhan agad siya para sa kanyang unang foul, Lamino. Hamadou Lamino makes the first free throw. Ito nga si Hamadou Lamino mula sa Marua, Cameroon. Taking up marketing management. At kalain mo, ang kanyang iba palang talent, dancing. Dancing. Mahilig palang sumayaw itong si Hamadou Lamino. Pasample naman siya sa atin dyan minsan. Pero puntaan muna natin ang ating kaibigan na si Myrtle Sarosa. Myrtle? Hello, Martin. Try even if you fail, but never fail to try. Yan ang sinabi sa akin kanina ni Coach Ariel Season ng ating EAC Generals bago
nagsimula ang game. Naging malapit nga ang previous games nila against Mapua and JRU, kung saan 1 point lang ang naging lamang ng JRU sa Atima Generals. Kaya naman ngayon, napaka-positive ng aura ng Atima Generals dahil naniniwala sila that today will be their second win for the first round. Ganun din naman ang naging atmosfera ng ating AU Chiefs, kung saan sabi ni Coach Gerald ay kayang-kaya na nila mag-bounce back after losing during their previous game against the Sanbeda Red Lions. Pero ngayon, balik muna sa iyo, Martin. Maraming salamat, Myrtle Sarosa. Ito nga, nabanggit din natin ng pregame. Both teams suffering heartbreaking losses. Itong Arellano Chiefs against the Sanbeda Red Lions at itong EAC Generals against the JRU Heavy Bombers. Halalon missing that jump shot. The Chiefs have gone cold ever since that hot start for them. Lomino offensive rebound Hamadou and the putback. For Hamadou Lomino, he will just exploit that matchup against Gubilan. Kasi nga, mas veterano at mas exposed talaga itong si Hamadou Lomino. So they can get that point off the board. Ito nga, tatlo na nga lang ang kanilang hinahabol. 8-0 run para dito sa EAC Generals. Nasabi nga sa atin kanina ni Coach Arian Season Mix, yung capability nitong kuponan to na makahabol sa, kahit sa mga lalaking lamang mix, na tutunan na nila yon dito sa ating season. So makikita nga natin ng 5 offensive rebounds ang lamang kaagad dito ng EAC, which led to 7 second chance points. Red Coriza fires a 3-pointer and making it from the corner. Vince Alcoriza, 8 points na kagad. Siya ang leading scorer para dito sa buong larong to. Lomino taking advantage of the smaller Gubilan. Alcoriza! Renz Alcoriza! What a fast start para dito kay Renz Alcoriza. 10 points agad para sa kanya dito sa ating first quarter. Talagang taking advantage itong Arellano sa kanilang speed. Just beating off the dribble, beating off the open court. Touch done against Salado. Off that miss of Hamadou Lomino. Pero ito yung layup kanina. Renz Alcoriza. Basic na basic lang naman para sa EAC, para hindi silang matakbuhan. Kailangan lang talaga nila mag-extra effort. Double time para bumaba sa depensa, para maiwasan mga ganong klaseng fast break opportunity. Samantala, para sa EAC Generals, pinasok na itong si Francis Montsayak. The little general is now in the game. Mare, no, si Corilla, kaya kasabay na rin ni Francis Montsayak na pumasok dito sa first quarter. Corilla, bibigyan kanya ng shooting at length para dito sa EAC Generals. Ang Mubere, now at the free throw line. Para naman sa Arellano Chiefs, Allen Enriquez pumasok na rin. At yung si Donald Gumaru. Samantala, we have a timeout para dito sa Arellano University. Magbabalik po tayo dito sa ABS-CBN Sports in Action. Balik po tayo sa San Juan, sa Phil Oil Plant Center para sa laban ng Arellano Chiefs kontra sa EAC Generals. Ito po yung ating head-to-head. Sa larong ito, big men ng palayang kupunan, Lervin Flores at Hamadou Lomino. Ito nga, no, Lervin Flores. Maganda naman ang kanyang pinakita nung laban nila kontra Red Lions with 10 points and 6 rebounds. Pero ito naman si Hamadou Lomino. Pinag-usapan nga natin kanina, what a monster game. Double-double siya doon, 14 points and 14 rebounds. Pero with 8 monster blocks ang and depensa, talagang nanaig para dito kay na Coach Ariel Season. He provides that inside presence, the legit inside presence para dito sa EAC Generals. Pero natapit ang pasa doon. Ang outlet pass dito ni Francis Montsayak, pero mananatili ang bola dito sa EAC Generals. 18-12 po ang ating score. Montsayak misses the three. Offensive rebound. Bernardo Las doon. Si Jervin Guzman, traveling ang tinawag sa kanya doon. Well, magandang depensa ang pinakita pa rin ni Donald Gumaro on that part. Kasi nga, nahulog itong si Guzman. He kept his ground para to force that traveling infraction. Kasi syempre, hindi ka pwedeng rumolo-rolo dyan. Kapag ganun nga mangyari, talagang tatawagan ka ng traveling. Halalon! Halalon! Underneath para dito kay the bus driver.
AC General. Francis Susayak. Double team. Gusto on Mubere. Oh, nice inside pass dito kay German Guzman. Pero wala yung tira niya doon. Hamaru Lamino hits the circle shot right there. Ito na nga ang presence na napaka-importante para kay Lamino. Providing those offensive rebounds. Ito na nga, nakakuha pa siya ng stop doon. Hamaru Lamino doing it all on both ends of the floor. On Mubere, dire-direcho para sa layup. Sabi ni On Mubere, Arellano, kung kaya nung fumast break, kaya ko rin. 20-16, apat na lamang po ang inahabol na itong EAC Generals. After the fast start ng Arellano Chiefs, Salado creating a play for himself. Ito si Alcoriza. 10 points so far early in this game. Season average lang niya makes 1.3. So, kutang-kuta na siya para dito kay Coach Jerry Codunera. Yes, surpassing his season average. Maganda nga kumpiyansa na pinakita dito ni Coach Jerry. 10 points na kagad siya ngayon and talaga providing the spark na kinakailangan ng Arellano. Samantala, Zach Nichols now entering the game para dito sa Chiefs. Yonce holds pumasok na rin. Tumira ng jump shot. Masyado malakas. On Mubere with the rebound. Magsayak. Well, this will be the key, Martin, no, for Arellano. Kung maganda ba ang magiging depensa itong Deontay Holtz para kay, kontra kay Hamadou Lamino as Francis Montayac gets away with that easy layup. Yun nga, importante naman depensa na maayos itong si Deontay, itong si Hamadou Lamino. Maganda yung magiging matchup natin ngayon. Oh, nice pass from Ken Salado going inside. Hindi lang natapos doon ni Gumaro yung play. Ito nga, pinapakita nga natin yung pagka-scrappy itong si City on Mubere. Kuha niya yung block doon, pero on frustration siguro ito si Gumaro, nahahatak niya pababa. Itong activity ni Sydney on Mubere on both ends. May talagang nagpapakita dito para sa mga general. He's now at the free throw line for another 2 free throws. And if you're a coach or if you're a teammate of Sydney on Mubere, gugustuhin mo eh, yung ganong klaseng player, yung malakas ng offense, pero at the same time, isa-sacrificing katawan niya on the defensive end. Yan yung tinatawag natin ang mga energizer. Yes. Para sa mga kupunan. Yep. Samantala, maaga nagpaparamdam itong si Sinmin on Mubere sa ating laro. Meron na siyang 7 puntos so far dito sa ating first quarter. Field goals natin. 8 out of 18 para sa Arellano, 6 out of 20 lamang para dito sa EAC Generals, pero isa na lang ang kanilang inahabol dito. Good hard switch on Zach Nichols doon, kaya naman nagtamo siya ng traveling violation. Pero ito nga, free throw story, since maaga nga na penalty itong Arellano, 6 out of 10 na sa free throw line itong EAC. Nakarami na ng free throws ang EAC, pero German Guzman hits from long distance. Well, you can never count out EAC. Kanina nga, natampakan na sila halos ng 12 points doon. Pero ito, lamang na lamang na sila at 2 points, 22-20. Good sign for the EAC Generals. Nakatawagan doon ang foul underneath. Itong si Dan Corilla. 1 minute 10 seconds remaining dito sa ating first quarter. Ito yung threat si Jervin Guzman. Hitting it from downtown. Una niya yan para dito sa ating laro. Adam Enriquez right now at the free throw line. Ito, meron tayong maagang mananood from the social media. Si Snap Garci. 1 is enough, 2 is too much. Bounce back na daw ito para dito sa Arellano Chiefs. Ito namang si Archie Aras. Siyempre, ang the bus driver and the conductor. Ang gusto niyang maka-team sa 3-on-3 tournament. Siyempre, kung kakampi mo yung the bus driver tsaka yung conductor, sasakay ka na lang. Ayun, sila nang bahala, di ba? Sila na yung magli-lead sa'yo. Oo. Sa team mo. Samantala, balik ang bola dito sa Arellano Chiefs. Pinaubo na ni Coach Jerry Codunera si Giovanni Halalon. One minute, 10 seconds remaining here in the first. Tamang po ng isang EAC Generals, 21-22. Wala interest doon ni Zach Nichols. Pero turnover. Monsayak. Guzman, back to Monsayak.
Ikot ng EAC ang bola on Ubere. For three. Wala dun yung pabanda. Neto ni Sidney Armubero. Pero offensive rebound ng EAC Generals. Walo na lamang sa kanilang shot clock. On Ubere. Back to Monsayak for three. Kaya pa rin dun. Interest na ito ni Francis Monsayak. Pansin ko nga dito kay Francis Monsayak, once he get the ball, once he gets the ball from the three-point line, talagang kakamadahin yun. Talagang nakakasaka agad. Pero ito nga, no, still struggling itong si Francis, 0 out of 2 from the three-point arc. Kailangan niya makuha ang kumpiyansan para dito sa EAC Generals. Ariel Aguilar against Onubere. Aguilar! Napitawan ang bola, pero he gets it back. Nandoon si Sidney Onubere to alter that shot. Ano mo ang ganda ng bench? Ganda nga ng core nitong si Coach Jericho Dunier. Itong si Ariel Aguilar nag-start siya last game contra San Beda, pero ngayon he went off the bench para i-complement itong si Giovanni Halalon. Aguilar goes inside. Enriquez, hindi lang naipasok yung tira niya doon. At the same time, no, yung mga main guys niya, wala nung mga past season itong si Allen Enriquez, sila Zach Nichols, eh, coming off the bench. It means yung mga nakuha nga niyang mga player, eh, talagang napaka, parang veteran na rin maglaro. Kumbaga, may experience na, pero that marks the end of the first quarter para dito sa laban ng Arellano Chiefs contra sa EAC Generals. Fast start para dito sa Arellano. Pero a stronger finish for the half or for the quarter para dito sa EAC Generals. Lamang sila ngayon, 22-21. Murada, yan, nakikita nyo, nag-tres. Babalik po tayo dito sa ABS-CBN Sports in Action. Huwag kayong alis for the live coverage of the NCAA Season 92. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.